Hey, it's I here. Welcome back to another video here in my channel. And for today, let's do something. Kasi, ang tagal kong walang kinalikot. So, ngayon, I'm gonna, you know, nangangati yung kamay ko na mag-DIY or something. So, I came here to Hobby Boo's messy craft room. Kasi magulo talaga siya. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Kalat everywhere. So, hindi naman siya pumupunta dito to fix something. Siguro, busy pa siya sa ibang hobby niya. But this is a printing room, the 3D printing area. And I saw 3 tables na hindi pa na-assemble. Ayan. Dalawa to. Tapos, merong na-open na pero hindi pa siya na-assemble. Ganun yung style niya. Ayan. So, it's supposed to be 5. And ang tagal na, it has been months na nandito itong mga to. Yung isa in-open niya pero hindi niya in-assemble. So, naisipan ko na ayusin siya at i-assemble siya ngayon. Yung dalawa ilalagay ko sa kwarto kasi ang tagal-tagal naming walang bedside table. As in, pag may gamit kami or may stuff kami, sa kama lang talaga siya or sa floor or everywhere. So, i-open ko to without his permission. Sasabihin ko na lang later kapag na-assemble ko na. And the other one, I think I'm gonna use it para sa kwarto naman ni Bebe Boy para maging bedside table niya. So, push natin yan. Ito ang gagawin natin today. So, mag-assemble tayo kasi nangangati ako. Gusto kong may kalikutin and something. The kids are sleeping, so hayaan lang muna natin sila doon. And I'll try to assemble this. So, push natin yan. I don't know if you can see me clearly. Parang yung quality ng camera ko parang kakaiba. Pero, yeah, push natin. So, may paa tayo dito. Magaan lang pala siya. Although wooden siya, pero it's very lightweight. Hindi naman siya mabigat. At sige, dusty na rin siya, oh. I don't know how many months they are here already, pero I just cannot wait to work on them. Diba? Paka-dusty. Buksan natin. So, these are from Ikea, by the way. Ang pangalan niya is Ikea Lock. Wait, let me show you. So, ayan. Ikea Lock Table. L-A-C-K. So, maliit lang siya. Alam ko may lock din na malaki. Pero this one are just, you know, parang bedside size lang siya. Ingay. Anyway, push. Buksan ko lang to. I'm gonna do with the other one first. If it doesn't take me time, we'll see. Na-excite ako. Ayan. Mas madaling mag-assemble ng ganito kaysa mag-DIY ng mga tahi-tahi. Ganun. At least, eto may instruction na. Kasi kung nag-DIY ako before, ginagamit ako talaga ng utak yun kasi kung hindi, palpak ang kakalabasan. Pero this one, I believe, carry ng powers natin. So, may extra box siya. Na dito nakalagay siguro yung mga tornilyo. Bakit eto lang? Apat lang ba talaga siya? I don't know. Walang instruction. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, eto, sa baba. For sure. Tapos, this one. I think it's easy. Sobrang easy lang pala nito. Ayan. Don't mind the dusty part. So, there is number. Pare-pares ba ng number itong mga to? 0506-280-83. Okay, pare-pares naman sila. But I think there is something na kailangang sundin din kasi some of the edges are sharp and the rest are safe, kumbaga. Parang siguro paloob yung mga hindi masyadong safe. We'll see. And may butas dito, dun sa kabilang side wala. There are holes and here none. So, I believe, pag ganito talaga siya.
So push natin. We only have 4 of these. So I think you just need to attach one here and attach the other side in and there. So push natin yan. Parang ang hirap. But ganun. It hurts to touch yung ano, yung pako. It's painful. I think you need to have like gloves or something. Instruction, tingnan natin. No, wala. I'm just gonna follow the one in the box. So sabi niya, oh tama, tama ako. Iikutin lang dito tapos doon. So, ganun siya. I mean, oh, okay. So pagkalagay mo na ganyan, lalagay mo na yung paa. Para sabay silang umikot together. Ganun ba yun? I hope I'm doing this right. Tama! Nakikita niyo ba? This is actually exciting, guys. Natuwa ako. I hope pantay yung pagkakalagay ko. Paano siya? It's getting tighter. Ouch. This edge, yung isang part ng edges niya medyo masakit. Gilid. Okay, we're almost there. Push. And I'm reading 5 is a number that comes to my head. Matagal para siyang gawin. Kakaloka. Kala mo napaka-easy ah. Where's my auntie girl? Mabigat, maano siya. Heavy siya. At parang ang iba ng ano, quality ng camera ko. Nakaano yan, HD tapos 60 at 30. Yeah, anyway, let me finish this. Konting push pa. Aabot din tayo sa dulo. Aray. Super tight. Okay, I think I'm done. This side is supposed to be in the inner kasi masakit yan pagkaan. I don't know. Oops. Wala, sagad na pala yun siya. Ouch. Ouch. Sagad siya, sagad. Okay. Okay, sa mga other sides tayo.
Okay, proceed tayo sa last one. Nagising si baby girl, so hindi ko siya natuloy. Pero the two bedside tables, nilagay ko na sa kwarto. And this, the last one is for baby boy. So, ito na lang ang i-assemble natin and we're done. Ayan, finally. Puno agad. Tada! Ayan na yung akin. Ito naman yung side ko. And nilagay ko yung flower dyan. Para kunwari may ganap naman. Tapos yung laptop, glasses. Wala pa. Hindi, pagka ano, pag mga sumusunod na araw, makalat na yun. May mga lotion, may mga skincare, or kung ano-ano, diba? May nalaglag din na ano na. Charger. Usually, pag nandito ko sa bed, tapos mag-laptop kami ni hubby. Ito yung ginagamit ko. I got this from Ikea as well. Ayan siya. Parang bean bag siya. Bean pillow. Tapos, ilalagay mo lang siya sa lap. Ganon. Sandal ka lang dyan. And, ta-da-da! Laptop mode. Ganon. Yan. Medyo magagamit pa din naman siya. So, dito-dito lang siya sa tabi. And, yeah. Okay na. Yan na yung ating table. And lastly, yung kay Bebe Boy, nandito siya. Ito lang muna yung ilagay ko. Hindi ko alam kung ano yung mga gusto niyang ilagay. Pero at least kahit pa paano. Ano, importante nandiyan yung lampshade niya. Sometimes, nagbabasa siya sa bed. So, yeah. Yan, kailangan niya ng paglagyan ng ano table para doon sa kanyang lamp. And, yeah. Yun na. Finally. Meron na, Bebe Boy. You like it? Mm-hmm. You like your bedside table? Mm-hmm. Okay na yun, no?